Siyempre, bakit siya dinami-dami ng tao sa mundo, ba't ako pa? Sabi mo, billion-billion ng population, sa dami ng tao, ikaw pa yung parang kinamaan to, sa'yo to. Pag kaya ako nilikhang ganito, ano kaya yung purpose ko? I am Jeff Kagandahan, the first Filipino who was allowed to change gender marker back in 2008. I am 38 years old from Paete, Laguna. I have a small business, a handicraft business back in Paete. Bata pa kasi ako talagang ito na yung negosyo ng pamilya. Nagsimula sa mga lolo-lola ko. Yung sa mismong parents ko na sila halos, isa sila sa nagsimula ng ano ng religious na shop dito sa Paete. Lumaki si Jeff sa isang relihiyosang pamilya. Siya ang panganay sa pamilya nila at tila na bahala rin ang buong pamilya niya sa revelasyong siya ay isang intersex. Yung family ko kasi hindi, medyo religious kasi. Tapos siyempre, hindi rin, wala rin silang idea tungkol dun sa intersex. Siyempre, tayo kasi pag sobrang sagrado katoliko, babae, lalaki ka lang. Kumilos ka ng pambabae kasi babae ka. Di ba? Ganun. Pero pinipilit pa rin nila yun, kahit alam nila sa sarili nila na iba, na iba ako. Yung intersex is yung mga ipinanganganak na may sexual characteristics na hindi typically fit dun sa tinatawag nating normal boy or girl or female and male. Nung malaman nilang kakaiba, syempre, ang bawat magulang gusto protektahan yung mga anak eh. Sabi ng doktor na medyo pababae talaga. Kasi nung mga panahong yun, wala pa kasi newborn screening. Like today. Yun nga, dahil yun ang sinabi ng doktor, yun yung pinalaki na talaga akong ganun. Hindi naging madali para kay Jeff ang pamumuhay niya bilang isang intersex. I was raised as a female. Eh, alam ko naman sa katawan, kasi ako yung may katawan, alam ko na hindi. Especially yung genitalia nga. Dahil hindi naman ganun yung nakikita ko ng na normal na tinatawag dun sa mga normal na babae, yung mga nakikita ko mga baby. Kaya alam kong kakaiba na ako. I have a intersex variation called congenital adrenal hyperplasia, CAH, na yun nga, nung ipapanganak, pag pinanganak ang mga CAH na female, may ambiguous genitalia sila, medyo ano. Then habang dumating yung edad ng puberty, medyo nagiging masculine. Doon ko naranasan yung syempre, ba't ganun ako? Tapos wala akong dibdib, yung mga klase ko ganyan. Tapos napipilitan ako magpalda dahil Catholic school. Tapos wala ka namang choice, syempre, di ba? Tapos ang isip sa inyo ng mga tao, tomboy, pero gusto mo ipaglaban na hindi ka lesbian. Pero wala kang magawa kasi nung panahon yun, wala talaga akong idea kung ano talaga ako. Pero basta may iba. May hindi tama. Ganun. Ako na ang prominent identity niya physically, more of male. Kasi yung muscles niya, tapos ay may ano siya, may mustache. Kaya sabi ko yung parang more on male siya. Sa mga literature, medical literature, hermaphrodite yung tawag sa amin. Bali, na-discover ko siya minsan, nag-scan ako sa medical encyclopedia ng daddy ko, nakita ko na naka-highlight yung word na hermaphrodite. Tapos nakalagay doon, has two sex, both sexes. Ganun. Tapos ano ko, sex organ, sabi ko, ako kaya to? I am a teacher by profession and yung major ko is physical education. May kwento ko lang, na back then ay, dahil major ko yung PE, required kami umattend ng swimming class. Kasi sa mga swimming class, syempre, napilitan ako mag-suit ng swimsuit na medyo may ano pa. Talagang pero nung unang parang isipin mo lang, ganito lang ganito pa rin, kaya lang nakaipit ka. Tapos, di ba, yung swimsuit, tapos medyo may foam, medyo may parapol-rapols ng konti para maitago. Di ba, yun yung ano eh, yun yung mga panahon na, yun nga, sasabihin sa inyo mga klase mo is, kala lang, kumbaga, parang kailangan sabi nila lesbian. Pinangangatawanan ko, kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa nila na, hindi, kakaiba ako. Pero kumbaga,
siguro habang nagkakaedad na kami, tapos nakikita nila na napag-aaralan ko na kung ano talaga yung intersex, narito na ako sa advocacy ng intersex awareness. Hindi ko na sinasabi sa naiintindihan na nila. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Kung nung bata kami, ate and tatos, biglang naging kuya. Di ba? Medyo, pero at least, supportive sila sa akin. Siguro nung bata-bata, nagsasabi ako na, syempre, bakit siya, dinami-dami ng tao sa mundo, ba't ako pa? Kasi feeling mo mag-isa ka lang eh. Sabi ko, billion-billion ng population, sa dami ng tao, ikaw pa yung parang kinamaan, oh, sa'yo to. Siyempre, mag-isa ka lang, yung feeling mong ano, depressed ka. Pero, as yung nagmamature pala, naisip, siyempre, nag-Catholic school ka, tapos, pag kaya ako nilikhang ganito, ano kaya yung purpose ko? Diba? Then, I realized na, siguro, may mission sa akin si God. Naniniwala kasi ako na hindi kapag binigay sa'yo, may purpose kung bakit yan, may dahilan. Hindi kasi basta bibigay sa'yo ng ganyan eh. Bagaman malaki ang pagkakaiba nilang mga intersex sa ibang tao, meron din silang mga pangarap na katulad lang din ng iba. Meron akong anak, 8 years old, na babae. Siyempre kasi kahit intersex, sabihing intersex, we also dream of having a family of our own. Ano? Kaya yun nga ang sinasabi ko sa mga members namin na hindi ko mo intersex ka, wala kang karapatang magkaroon ng pamilya. As intersex, we are human too. Kung ang mga sinasabi nilang normal ay may rights, kami rin meron. May karapatan din kaming mahalin at magmahal. Puno ng determinasyon si Jeff upang alamin ang kanyang misyon sa buhay. Kasi sabi ko nga, ang tanging pangarap ko is, ayaw ko kasi nang mamatay na wala akong naiambag dun sa intersex community. Gusto ko makapagbigay ng change. Maaring isa sa, yun nga, yung pag-change ko ng gender ay hindi ko kasi in-expect na malaki ang may tutulong niyon sa mga katulad ko rin. After yung mag-grant yung petition ko, may mga sumunod na. Then yun nga, nakapag-organize ng mga support group para sa intersex. Hindi naman, wala naman akong pera. Ano kaya yung pwede kong itulong para sa kanila, para hindi nila maramdaman na nag-iisa sila. Then, yun nga, doon nag-start yung group namin. Sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa Intersex Asia, isang organisasyong nire-representa ng iba't ibang intersex mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Sumibol ang isang magandang kabanata, hindi lamang sa buhay ni Jeff, pati na rin sa buhay ng kanyang mga kapwang intersex. Nakakuha kami ng pondo, then, yun nga, nag-propose ako ng first intersex forum. Pinaliwanag ko rin sila na ang intersex ay hindi rare kasi ang doktor kasi lagi sinasabing oh rare yung case mo. Hindi, binigyan ko sila ng mga statistics na ang intersex is 1.7% of the world population ay may intersex traits. Kaya sabi ko nga pag ginawa tayong country, ang mga intersex nagsama-sama, sabi ko pang top 10 tayo sa pinakamalaki ang populasyon. Ibig sabihin, hindi tayo rare talaga. Kaya talagang we're not rare, we're just imbiSIBOL. And that through this forum nga, yung visibility namin puti-uti ng, kumbaga, nalalaman ng mga tao na we really exist. Kasi lagi ko sinasabi, be proud, you are an intersex. Sabi, hindi nagkamali ang Diyos ng likhain tayo eh. Nangarap ka na makapag-gather ka ng mga intersex na ganyan, na ganyan. Tapos ma-applic mo yung spirit nila, yun yung pinakamagandang, ano eh, yung magandang experience ng bawat isa na, hindi mahalaga yung pera eh. Kasi inisip nila, oh, may sweldo ba yan? Ba't ganyan ka nagpapakaabala ka? Wala namang sweldo eh. Talagang labor of love talaga ito eh. Kung nilikhain uli ako ng Diyos, I will choose to be born as intersex again. Kasi ito yung nagbigay sa akin ng courage. Kasi syempre, yung mga struggles mo nung bata ka, ito yung nagpatatag sa akin eh. Siguro hindi ako ganito ka-strong, hindi ko mai-influence yung mga kasamahan ko sa intersex Philippines kung hindi ganito, hindi ko pinagdaanan yun eh. Kumbaga, yung mga past struggles and experiences, ito yung naging hagdan ko. Ito yung naging foundation ko. Kaya ganito ako ngayon.